Gadzito po ka pamilya, welcome po sa ating daily devotion, declaring a favorable year from the Lord sa ating lahat. So ready na po ba tayo to start again this year's daily devotion every morning? And syempre, hindi pa po yan magtatapos dahil may season na po tayo, season 4 na po ng 8 o'clock habit with Pastor Arnel and Teacher Olive at si Pauline. So ayan po, before we start, pray lang po tayo sandali. Father God in heaven, we thank you Lord sa 2023 dahil naniniwala kami Panginoon as your children, Lord God. You will be with us again. And we thank you po in advance, Lord, for the victory, Lord, and sa guidance ninyo na matatanggap namin. Help us, Lord, to grow more deeper in faith and to have a deeper relationship, Lord, with you. Lord, salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ayan, kapamilya. Ang ating title po is for today is The Power of Faith. The power of faith. Ano nga po ba? May kapangyarihan po bang pananampalataya natin yan? So today, ang verse po natin is taken from 2 Chronicles chapter 20, verse 20. So, ang sabi po niya doon, have faith in the Lord your God and you will stand strong. Sino po ang gustong maging victorious na naman sa year 2023 at maging matatag? Siyempre po, lahat tayo, di ba? Kaya po, ang sabi doon, have faith in the Lord, your God, and you will stand strong. Meron pa pong katuloy yun. Ang sabi niya pa po, have faith in His prophets, and you will succeed. So, sino po, si Lord our God, talagang yan na po talaga, subok na matibay, subok na matatag. Kaya nga po nakayanan natin ang buong taon dahil sa Kanya, dahil sa faith natin sa Kanya. Hindi tayo nawindang, hindi tayo nabaliw sa mga circumstances na mga nangyari sa ating buhay. At nagwagi tayo at the end of the year, di po ba mga kapamilya?
And sabi niyo pa po, so kung gusto niyo pa pong maging strong again this 2023, eh have faith pa rin. Wala pong kukaupas-kupas sa pananampalataya sa ating Amang nasa langit through our Savior Jesus Christ. And second po, may sinabi pa po dito, sabi niya, have faith in His prophets and you will succeed. Ano ba yung prophet? Prophet siya po yung nakakaano ng instruction ng Panginoon. Nakakarinig ng instruction ng Panginoon. Sino po ba yung sa panahon ngayon? Sino po ba yung mga inauthorize ng Panginoon sa ating buhay? Syempre, number one, ang ating mga pastor, ang ating mga leaders, and especially ang ating mga magulang. Authority over us na talagang binibigyan ng authority ni Lord, ng guidance. At sa mga wife, sino buong authority natin? Ang ating husband. Yan. Submit. So, bago pa po tumagal ang aking pagkukwento dito, eh, kukwento ko po talaga. Matututo po tayo sa story ni King Jehoshaphat. Kilala niyo na po ba siya? Yan, may matututunan tayo. Kasi po, yung verse na to, nagmula sa storya ni King Jehoshaphat. So, handa na po ba kayo? Si King Jehoshaphat po, ang hari ng Jerusalem and Judah. Sabi niya doon, after nang naging hari siya, may mga gustong umatake sa kanya. Sino yung mga yon? Mga Moabites, Ammonites, and Maonites. Ito pong mga taong ito ay mga angkan. Angkan po yan nila Lot, naalala nyo yun? Ni Lot ng mga, yung dalawang anak niya. At nakatira sila sa Edom. So, sabi po niya, ano nangyari? May pumunta sa kanya. Sabi niya, King Jehoshaphat, sabi niya ganyan. A vast army is coming. Aatakihin siya. Sabi niya, they are against you and they are from Edom. From the other side of the Dead Sea. Nandyan na sila, malapit na sila. Sabi niya sa kanya. E di anong ginawa ni Sir ni King Jehoshaphat? Na-alarma din siya. No? Parang tayo rin, nagkakaroon din tayo ng takot. Na-alarma tayo, hindi natin ang gagawin natin. Pero makinig tayo sa story na to. Sabi niya, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. So, ang unang-una na dapat ginagawa pagka may mga ganyang haharapin tayo, mag-inquire tayo sa Panginoon, manalangin tayo sa Kanya. Tapos, anong pang ginawa niya? And he proclaimed a fast for all Judah. Magpa-fast tayo. Kailangan nating mag-inquire ng kung anong gagawin natin. Manalangin tayo. Huwag tayo, mag-ayuno tayo. Ayan, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. First month of the year. Baka gusto po nating sumama muli sa ating prayer and fasting. Mag-abang po tayo sa ating announcement, mga pamilya. So ayan, sabi niya, the people of Judah came together to seek help from the Lord. Hindi sila pumunta sa ibang nasyon para humingi ng tulong. Samahan mo kami kasi may gigera sa amin, kaya samahan mo kami. Hindi. Si Lord ang pinuntahan nilang lahat. Indeed, they came from every town of Judah to seek the Lord, to seek Him. Then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem. So, biro mo bilang leader, no? Dapat mga leader ng family, leader ng mga church natin, makita natin talaga ito sa kanila. Sabi niya, as we lead our family, dapat yung parents, yung father and mother to stand at ipakita natin sa mga taong we are above them, the authority, may authority tayo sa kanila. Kung paano tayo magsagot sa mga problema. Yan o, kinuha niya, tumayo siya, tapos sa temple, tapos nag-pray. Yun ang gagawin ng mga leaders. Yun ang gagawin natin. Pagka umaharap tayo sa problema, makita tayo ng ating mga anak. Ano bang unang-unang ginagawa natin? Nagsatatalak na tayo? O nakikipag-away na tayo? O makipipray daw eh. At ito po ang napakagandang prayer. And let's learn from King Jehoshaphat.
Sabi niya, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? Sabi niya ng gano'n, you rule over all the kingdoms of the nation. Talagang in-acknowledge niya kung sino si God the Father. You rule over all the kingdoms of the nation. Power and might, sabi niya, are in your hands. And no one can withstand you. So yun yung faith niya kay God. O kayo po, ano may faith niyo kay God? Siya yun yung faith niya eh. Sabi niya, you are powerful and mighty. You rule over all the nations. Kayo yung nasa langit. Kilalang kilala niya si God the Father. Our God, sabi niya, did you not drive out the inhabitants of this land before your people, Israel, and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? Di po, binigay niyo na to, Lord. Binigay niyo na to sa amin. They have lived in it and have built in it a sanctuary for your name, saying, sabi, if calamity comes upon you wherever the sword of judgment or plagues or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name and we'll cry to you in our distress and you will hear us and save us. So meron na siyang after in-acknowledge niya si God, after acknowledge natin si Lord kung sino siya, siguradong-sigurado ako, Lord, sinabi mo yun, na ano, you will save us pagka pumunta kami sa iyo, umiiniyak namin sa inyo lahat, yung distress namin, yung kaaburiduhan namin sa loop, mga problema namin, ganyan, you will hear us and you will save us. Alam niya na naririnig siya ni Lord at siya ay ililigtas ng Panginoon. Tapos, nagsumbong na siya. Hayan! Sumbong tayo kay Lord! Sabi niya, but now, here are men from Ammon, Moab, and Mount Seir. Yun yung Ammonites, Moabites, saka Meunites. Whose territory you would not allow Israel to invade when they came to from Egypt. So they turned away from them and did not destroy them. Oh Lord, dito yung mga tao kasi nga syempre, 'di ba? Kita ni Lord si Lot yon, mga descendant ni Lot. Pero sabi niya, sige, huwag niyo na silang i-destroy. Hindi sila dinestroy ng Israel. O tapos, see how they are repaying us by coming to drive us out of the possessions you gave us as an inheritance. Sabi, tignan mo, Lord, ba't ganyan ang ginagawa nila sa amin? Nagsusumbong na siya. Gusto nila kaming lipunin. Gusto nilang kunin yung binigay nyo sa amin. Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. So dito, nakafocus siya sa Panginoon. Hindi ko alam gagawin ko, Lord. Pero, kayo nang bahala. Yun, nakafocus pa rin siya kay Lord. At alam niyo po, ang nangyari, kaganda. Sabi niya, so lahat sila nag-prayer and fasting, kahit bata, matanda, pati mga nanay, mga wives, they stood before the Lord. At daw po, the Spirit of the Lord came, sabi niya, on Hazael. Ayan. In short, ito po yung parang prophet. Siya tumayo. Bukas, nagsalita siya. Yung spirit daw ni Lord doon sa prophet na yon. Sabi niya, at anong ginawa? Binigyan ng instruction. Binigyan ng assurance. Alam niyo yung the power of your the power ng pagsasalita, the power of the words that comes out from the mouth na prophet ni Lord. Sabi niya, he said, listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Wow, on the spot, biruin mo yun yung sasabihin, do not be afraid or discouraged because this vast army, for the battle is not yours but God's.
tomorrow, ito na yung instruction. Huwag kang matatakot. Si Lord ang lalaban para sa'yo. Sabi nung ganyan, no? Sabi niya, kasi God sees everything po, mga kapamilya. Kaya, pag nasa Panginoon tayo, kapit lang po tayo sa Kanya. Tomorrow, ito daw yung gagawin. March down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz. O para pati yung papupuntahan, sinabi pa. And you will find them at the end of the gorge of the desert, sabi niya. You will not have to fight this battle, sabi niya. Hindi kayo makikipaglaban dito. Take up your positions. Pero yun ang dapat niyong gawin. Mag-o-obey pa rin sila. Kung saan yung sinabi ni Lord na magmamarch sila, kung saan sila i-stop, pumunta sila. Kung saan yung way, diretso, mag-o-obey ka pa rin. Stand firm and see the deliverance of the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid. Ulit-ulit lang. O sabi niya, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow and the Lord will be with you. Naranasan nyo na po ba yun? Yung hinang-hina ka na, hindi mo na alam gagawin. Pero because of your faith in the Lord Jesus Christ, because of our faith to the Lord, our Father in Heaven, ginawa mo lang, nag-focus ka lang sa Kanya, bahala ka na Lord, nag-pray ka na lang, nag-fast ka na lang, at inayaan mo na, at kung yung anong dapat mong gawin, gawin mo lang. Alam nyo po nangyari dito. Early in the morning, they left for the desert, sabi niya, and as they set out, hindi sila tamad, kung ano sinabi ni Lord, ginawa pa rin nila. Tapos sabi niya, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and people of Jerusalem, have faith. Ito na po yung ating verse. At yun din po yung pinupunto ng ating Panginoon sa atin sa araw na to. Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in the prophets and you will be successful. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing. Biro nyo ang ginawa kahit in the midst of the battle, in the midst of the crisis, makikipaglaban na sila, kumanta pa rin sila sa Panginoon, pinuri pa rin nila, winnership pa rin nila si Lord. Sabi niya, they sing and to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army, saying, ano yung sinisigaw, pinagsisigawan nila at yun yung faith nila? Give thanks to the Lord. Thank you na agad. Give thanks to the Lord for His love endures forever. Give thanks. Kaya po maging thankful na tayo agad sa kahit anong battle na harapin natin. Focus on the Lord alone. Worship Him and continue to obey Him kung anong instruction niya sa atin. For the battle, it is not ours, it is God's. So, anong ginawa? Alam niyo, habang kumakanta po sila, tag-worship, aba, alam niyo po nangyari. Ba yung tatlong, ano po na yon, tatlong malalaking army na yon na nagsama-sama para i-attack si King Jehoshaphat. I-attack yung ito nung mali nila, no? Iatakayin nila yung anak ni Lord, patay sila doon. So, ano nangyari? Nagkaroon sila ng away. Nag-away-away silang tatlo. Lahat ng army. Inuna nila yung Mayonites. Pagkatapos, itong dalawang natira, nagpatayan din sila. At alam nyo po, pagdating doon ng army ni Jehoshaphat, yung mga Israelites, ba nabigla po sila, talagang hindi nila laban kasi pagdating po nila doon, patay na lahat ang mga soldier. Sabi niya, when the men of Judah came to the place that overlooks at the desert and looked towards the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. So, patay silang lahat. Sila-sila po ang nagpatayan. At alam niyo pa po, lahat ng mga nakalhandusay sa doon sa scene na yon, sa desert na yon, kinuha nila yung mga plunder, mga sword, mga arrows, mga kung ano-ano. Sabi niya,
alam niyo po, sa sobrang dami ng mga gamit, great amount of equipments and clothing and articles of value, pinagkukuha nila sa sobrang dami. Alam niyo po, 3 days po nilang kinulek lahat yun. And on the fourth day, they assembled at the valley where they praised the Lord. This is why it is called the Valley of Beraka. Kumbaga, hindi nila nakalimutan si Lord. Pagkatapos nun, oh, wala, tiway na lang. Nag-praise sila kay Lord. Nag-assemble sila and they praised the Lord. Then they, led by Jehoshaphat, all the men of Judah and Jerusalem, returned joyfully to Jerusalem. For the Lord had given them cause to rejoice over their enemies. And they entered Jerusalem and went to the temple of the Lord with harps and lyres and trumpets. The fear of the Lord came on all surrounding kingdoms. Biyan mo, natakot talaga yung mga ibang gusto sigurong umatake pa kay King Jehoshaphat. Oh. Kasi narinig nila how the Lord had fought against the enemies of Israel. And the kingdom of Jehoshaphat was at peace, for his God has given him rest on every side. Have faith, kapamilya. This year, sabi nga ni Lord, hindi naman tayo, hindi tayo masasabi na walang haharapin. Meron at meron. Pero, our faith in our Lord Jesus Christ, sabi nga, our faith in our Lord Jesus Christ will keep us to stand strong. Parati po natin tatandaan yun, ang kwento ni King Jehoshaphat. So, kings and princes of the Lord, laban lang po sa 2023. May we all be strong and courageous at wala pong ibibitiw sa Panginoon, at makikita po natin yung victory na ibibigay niya sa ating lahat at sa mga taong mahal natin sa buhay. So, ayan lang po. Magandang umaga po sa ating lahat, and may God's favor be upon us all. Pray na po tayo. Father God, alam po namin, Lord, na marami pong nakakatakot sa mundo ngayon. Marami po kaming pwedeng isipin na nakaka-disturb sa aming focus, Lord, on who you are. Tulungan niyo po kami, Lord, not to doubt anything, not to have doubt, Lord, on you and on your promises, Lord, sa amin. Lord, tulungan niyo po maalala namin that you will always be with us. And you will overcome any challenge, Lord, that you are with us in all the battles that we face. And give us faith, Lord God. And let us remember always, Lord, that with your love and your power, we can live courageously and faithfully today and every day, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po!